Ilang nakatira si Billy sa may reels ng trend. Ganon sila kahirap. Ngayon, number one salesman at milyonaryo na. Marami ng sasakyan. Paano niya ito na-achieve? Kanika niya raw tayong diskarte para umasenso. At para sa sarili at sa pamilya, lahat gagawin, mahanap lang ang susi to success. Sinong mag-aakalang mula sa tabi-tabi ng reels na ito, may aahon para maging isang milyonaryo? Pangalawa sa tatlong magkakapatid si Billy. Kulang na kulang daw ang kinikita ng kanyang tatay na jeepney driver. Yung jeep di naman kanya. So, hindi ganun kaganda yung buhay namin. Nanay ko naman, housewife lang naman siya. Pero sa hirap ng buhay, pumapasok-pasok din sa mga kung ano-anong pwede niyang ibenta para makatulong at makadagdag since tatlo kami pinapaaral ang magulang. Pero kahit na anong sipag, naaapektuhan ang kanyang pag-aaral. Hirap din ako mag-focus sa studies ko before. Number one, kasi nga parang hindi ko nakikita na may maganda pa akong pupuntahan. At the same time, ang hirap nga pumasok at mag-aaral. Siyempre, pag kumakalam music mura. At nang tumuntong siya ng kolehiyo, napilitang huminto para mag-aral ang kanya namang kuya. Talagang literal na nawala na yung pangarap ko. Sabi ko noon, bakit parang ganito yung binibigay sa akin ni Lord? Naging tambay sa may reels ng trend si Billy. At sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pakiramdam niya wala ng direksyon ang buhay. Sa gilid ng reels na ito sa Pandakan, Maynila, namulat sa hirap ng buhay si Billy. Dating tambay lamang po yan dito na parang walang direksyon ang patutunguhan. Pero nang dahil sa kanyang pangarap at pagsisikap, hindi niya inakala na darating ang panahon na unti-unti ding magbabago ang kanyang kinagisnang buhay noon. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na magpapabago pala ng kanyang sitwasyon. Meron akong friend that time na naabutan ng flyers na nakalagay extra income or business opportunity. Tapos yung friend ko that time nahihiyang pumunta mag-isa, so sinama niya ako as chaperon. Nainganyo si Billy na pakinggan ang seminar ng kaibigan. Hanggang sa siya'y nakumbinsi nito, pinasok ni Billy ang multi-level marketing. Sa simula, nahirapan si Billy. Sa tuwing na-attend ng seminar ay wala siyang pamasahe. Dumating sa point na birthday ko pala, hindi pa kami kumakain. Tapos pagtingin ko na cellphone ko, ang dami ng text sa akin ng may-ari ng bahay. Kasi, kasi mas kami delayed. Tapos yung nanay ko, text din sa akin. Kasi nag-aalala na sila sa akin. Wala silang balita kasi umalis ako sa akin. Kasi dumating sa point na nagsisimula ako, even sila hindi na naniniwala. Sa grupong ito rin niya nakilala ang kanyang magiging nobya na siyang naging katuwang ni Billy para lumaki ang kanyang binubuong grupo. Ang pangarap nilang dalawa para sa pamilya ang pinaghuhugutan nila ng lakas noon. So ano naman yung mga hindi mo malilimutan na mga eksena dito sa tabi ng reels ng trend? Actually marami po pero hindi ko makakalimutan talaga yung twice po ako muntik masagasaan ng trend dito. Wala po ako sa sarili that time, hindi ko alam. Buti na lang tinulak po ako ng classmate ko. Kung di ako nagkakamali, grade 5 po ako noon eh. Tapos pangalawa nung po, so kumaabutan yung kalaro ko, hinabol ko siya kahit nandun na yung trend. Sus Mariose, ano sa palagay mo yung nakadagdag sa pagkatao mo bilang isang salesman? Siguro po yung naging street smart po ako. Sana po ako makasalimuha sa maraming tao. Ano ang sikreto sa tagumpay, tingin mo? Maki po ako sa hirap. Naging challenge po talaga sa akin yun na talaga mas magkaroon ng magandang buhay. Hindi man natupad ang pangarap ni Billy na makapagtapos ng information technology, isa na siya sa mga top earners o pinakamalaking kumita sa kanilang kumpanya ngayon. Sa maniwala kayo o hindi, kumikita lang naman siya ng 700,000 hanggang 1.5 million pesos kada buwan. At sa kanyang 9 taon bilang salesman, 14 na bansa lang naman ang napuntahan ni Billy at ilan dyan kasama ang kanyang pamilya. Nakapagpundar na rin siya ng 5 sasakyan. At sa wakas, mula home along the Riles, nakatira na sila ngayon sa isang magarang townhouse. Kasama na rin niya rito ang kanyang nanay at tatay.
Masaya kami, grateful talagang, kasi talagang maalalahanin naman siya eh. Pero kahit na gaano pa raw kalayo at katayog ang kanyang narating, hindi siya nakakalimot sa pinagmulan. Kasi isa siya sa tumulong nung inoperahan ako, hindi naman siya nagbago kahit sabihing maganda na kinakatayo ngayon, hindi siya nagbago. Marami pa ang mga pangarap ang gustong maabot at marating ng dating batang Riles na si Billy. At gagawin raw niya ang lahat para sa pamilya at sa sarili. Bilang magulang, ayoko nang daanan pa ng anak ko yung mga hirap na dinaanan ko dati. Kumbaga, magbabago yung buhay mo, pati yung buhay nila, magbabago na rin. Sabi nga, may dahilan ang lahat ng bagay. So ano ang masasabi mo na pangaral sa mga batang tulad mo na dito nakatira sa Riles ng Tren para sila rin ay magtagumpay tulad mo, Billy? Huwag kayong tumigil mangarap. Mag-focus kayo sa pangarap nyo kahit gaano yung kalaki. Huwag nyong tigilan abutin at lagi kang maniwala sa mga pangarap mo. Kaya mo yan. Kung nagawa ko, I'm sure kaya nyo rin lahat na nandito.